Boom! Hello mga pamilyars for today's vlog. Wala ko bang may content? So, magluluto ako ng Paksiw. At tatawagin natin itong Agent Zero Paksiw Overload. Kaya samahan nyo ako mga kapamilyars. Boom! Yan! Welcome back! Back to the ballgame mga kapamilyars for today's vlog. Yun niya, Paksiw Overload. So, mangangasim tayo today. So, ang ating ingredients ay... Charan! Siyempre, isda. Hindi ka lang pwede magpaksiw ng baboy. Lichong paksiw yun. And then, lagyan natin ng okra. Siling haba at talong. Huwag mahihiyang magtalong. Joke. At syempre ang ating pampalasa, bawang, luya at sibuyas. So yun lang ang ating pampalasa. So labas ko na, unahin ko muna yung to. Ano ba to? Bawang para sa aswang. Charot. So, unahin muna natin. Ayan, kunin ko muna yung aking sangkalan. Yan, sangkalan. At ang aking mahiwagang kutsilyo. Charot. So, yon, basic pa rin tayo. Balok. Balatan. Nabulal na. Balatan ang bawang, syempre. Di masarap pag mayroong balat. Charot! So yan. Yung mga malilit natin na bawang sa bahay, ito yung gagamitin ko. Kasi minsan, nasisira na lang eh. So ito na lang. Bawang, bawang, bawang. So masarap dito ay pit-pitin lang. Pag makulit ka ng bata ka, pinipit-pit ka ng nanay. Charot! So, ayan. Pit-p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 it at pit-pit-pit-pit. Ilagay natin sa ating mahiwagang kaserola. Huwag natin tanggalan ng balat. Ayan, makain yan. So, ayan. Tiga lang. Iusin ko muna yung camera ko. Hindi ko makita yung ginagawa ko. Ayan! Yan! Yan! Then, sibuyas. Mukhang luma ng sibuyas ko. Pag walang pambili, tsagain muna gamitin ang luma. Masarap din ang luma. Charot! Charot, charot! Ayun, so... Balatan, balatan, balatan. Pag galit ka sa kapitbahay mo, balatan mo. Joke, di basa ko muna. Yan. So, balatan. At hiwain. Kung di ka man napaiyak ng boyfriend mo, tiyak mapapaluha ka ng sibuyas. Ay, nako, daming hugot, mga kapamilyars. So, yun niya. Tang sibuyas lang ang makapagpapaluha sa'yo. Pero sa akin, di na ako tinatablan nito eh. Manhid na kasi ako. So, balatan natin ang ating luya. Luya, luya. So, yan. Medyo luma na rin to. Kaya gamitin na natin. Kasi yung luya, minsan pag ano, minapabayaan ko lang yan dyan. Minsan okay pa, minsan naman hindi. So, balatan lang at tanggalin ang medyo tuyong parte o di kaya yung nabubulok na part. Di ba? Pag mga bulok na, tanggalin na. Kasi minsan yung panakasawa ng pagka siniwain sa gitna. Charot. At saka pit-pitin.
Crush mo na lang kasi mas masarap daw yung nakaano lang. Kasi yung sa hinihiwa. So, yun. Yun. At maglagay ng asin. So, maliit, kunti lang para di masyadong maalat. So, tama na siguro to. Lagay mo lang. Iodized salt tayo para may sustansya naman kahit papaano. And then, anong kasunod ay isda. So, gandahan natin yung ano, presentation ng ano. Yung isda natin, yan ang isda. Yung isda nito, mas sarap kasi paksiw yung mga salmonetes. Yun, sarap yun, the best. Sa probinsya, yung ginagawa namin dito, binabalot namin ng dahon ng saging. Diba? Saging. Tapos, yun. So, yan. Mas maganda kasi ipaksip pag mga maliliit na isda eh. Sa akin lang ha. And then, yun yan. Lagay na natin ang ating sile. Pero, para ano, may kunting lasa lang. Ano. So, yan, sile. Mga tatlo. O, gusto nyong, ano, hindi lagay mo ng marami. Ito, yung ating gulay. Pwede naman, optional lang naman kasi ito. Kung ayaw mo lagyan ng gulay, hindi huwag mo lang lagyan ng gulay. Lalo pag wala kang gulay. Pero pwede rin, punta ka sa kapitbahay mo, kunin mo yung gulay nila. So yan, tanggalin ang ulo ng okra. Ulo ba yan? Tawag? Hindi. Stoke? No. So yan, lagay natin dire. Dire, ganere, ganere. Bisaya na si Dudong. Si Dudong. Yan. Tapos, lagyan natin ng talong. Huwag maiyang na talong. Okay. So, yun. Just make sure, pagbibili po kayo ng talong, tingnan nyo kung may mga butas. Kasi minsan, doon namamahay si Haring Uod. Hari ba yun? Hindi pala. Uod lang. So yan, tingnan natin. Oh, wow. Napakaganda ng talong. So yan, ilagay natin sa ibabaw. Kasi pag may ano eh, isabay na natin yung gulay eh. Kaysa gisahin-gisahin pa yan, ilagay mo lang natin sa ibabaw. Ayun na, naubo na. COVID na po ngayon yan. Charot. So yan. Hiwain. Tumatagal na po yung oras natin. Yan. So maganda po yung talong. Maganda po yung nabili kong talong. Yan ang talong. Huwag mahihiyang magtalong. Sabi nga ni Susan Roses, huwag mahihiyang magtanong. Yung mga gumagamit ng talong, hindi ko alam. Hindi ko naman gumagamit ng talong. Sila siguro, so hiwain sa gitna at hiwain lang ng paganire. At, tsara, maganda. Ah, kaya ako nilagyan ng talong kasi at gulay, para diretso na. Sarap yan, parang steam lang. So yan, di ba? Ganda. So, ito maging itsura niyan. Oo, di ba? Daming gulay. Kaya, overload. And then, lagyan natin, syempre, ng ating main ingredients. Ang ating suka. Mga suka. Dami rin kasing klaseng suka. May sukang tuba. Mayroon yung, ano ba yun? Basta, suka yun. Ay, mga tatlo. Para medyo, ano. At saka, para hindi masyadong ano sa suka, lagyan din natin ng tubig. So, mga dalawang, ano rin ito. Yan. Kasi mabilis naman maluto yung isda natin. So, okay lang siya. Parang 3-2. And then, lagyan din natin ng konting asin sa ibabaw. Diba?
So, yan. And then, ito optional lang naman to. Kung gusto nilagyan ng umami or bechin, pwede rin. Ako lalagyan ko lang para medyo lumasang konti. So, konti lang. Tapos, ang pinakamahalagang parte ay syempre, isa lang. Yun. So, isa lang natin ang ating paksiw. At huwag kalimutang buksan ang kalan. Yan. Ano lang, medium heat lang tayo. So yun mga kapamilyar, sintayin natin siyang kumulo. Balikan ko kayo mamaya. Bye-bye. Ay, di pala bye-bye. Pabalag lang. Saglitang babush. Hindi pala, mamaya na. A few moments later. Boom! Welcome back to the ballgame mga kapamilyars. So yun nga, bubuksan na natin kasi kumukulo na ang ating paksiw-churin. So yan oh, tingnan natin oh. Tingnan natin, yan. Medyo okay na siya. So, hintayin natin lang siya lumambot at kumulo ng kumulo. So yan. Tikman ko nga kung sakto lang ang alat. Kung kailangan pa. Okay lang asin. Konting asin lang. Medyo matabang ng konti. So, yung kagandahan pag konti ang nilagay mo sa umpisa, matatansya mo eh yung ano. So, tansyay mo lang din. Kasi minsan, kala natin konti lang yung ilagay natin. Yung pala, sobra. Pag sobra, masama din yun. Kaya dapat, sapat lang ang asin. So, yan. Kumukulo na siya. Antayin na natin siya maluto. Siguro mga 15 minutes na tunay ano natin. So, ayan. At ibalik ulit natin ang takip. Bam! Ayun! Welcome back to the bogey mga kapamilyars. At bubuksan na natin ang ating paksiw. Cheren! Oh, okay na ito. Medyo malapit na siya maluto. Actually, luto na to. So, hintayin lang natin medyo mag-ano yung sabaw niya. So, yan, diba? Overload kunwari. Yun lang naman kasi kaya kong ilagay. Walang panlagay ng gulay. Eh, dalasa naman is dalagyan. Eh. Lagyan ko lang ng talong at saka okra. Okra yung tayo nito. So, yan. Kunting ano na lang. Okay na natin. So, okay naman yung lasa. A few moments later. So, yun. Ito na. So, yun. Okay na. Lagyan natin ng ano. Hayaan natin hindi masyadong matuyo para may kunti siyang sabaw. So yun, after 48 years, luto na paksi natin. Bam! So yan, ang masarap nating ulam ngayong araw. So napakasimple siyang gawin mga kapamilyars. Kaya kung meron kayong isda, kunti na lang, o di ano, kahit anong isda, pwede nyo nang paksiwin. Madali siyang gawin. Pwede rin mga gulay, ang ibang gulay, like ang palaya, lagyan mo siya sa ibabaw. Or kahit anong gulay, pwede naman siguro. Depende na po yun sa ano, choice na po yun. Choice nyo na po yun kung anong gusto yung ilagay. So, yan. Boom! Mga kapamilyars! Luto na po yung paksiw natin after 48 years. Day joke lang. Mabilis na naman siya bituin. Ito na siya ang ating paksiw overload. Pero walang over.
So, thanks for watching mga kapamilyars at sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe, please hit the notification button right here and para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Bye-bye mga kapamilyars. Thank you, thank you, thank you, and thank you.